Ang video na to ay para sa mga nagnanais na gumawa ng sariling website o magkaroon ng career sa website development. Pero pwede mo rin panoorin para malaman mo ang tungkol dito. Hello guys! Welcome back dito sa my 4th CSS Series tutorial nyo. At sa araw na to, pag-usapan natin ay width and height. Okay, dito sa my body tags, gumawa na ako ng div tags at nilagyan ko ito ng class attribute na may value na box. Habang sa loob ng div tags natin, meron tayong paragraph tags na mayroong this is text. So, punta natin itong main.css file natin. So, ito na ito. At input natin ang box class natin. So, that box. So, maglalagay tayo ngayon ng border. So, bakit border yung unahin natin at hindi width? Kasi yung border yung magbibigay sa atin ng visibility kung gaano na ito kahaba or kaikli ang border natin. So, halimbawa, 1 pixel, solid red. Oops. Ayan. So, kakamustahin natin ito. Meron na nga tayo dito, 1 pixel solid red na border line natin. Kapag ginawa natin ng width 100%, save, run, or refresh. Ayan. Mapapansin nyo na parang walang nangyari. Okay, walang nangyari kasi 100% to. Ang ibig sabihin ng 100%, kung ano man yung width ng browser window mo, yun din yung width ng border mo. So, kapag ka, pinaikli natin yung browser window, ganun din kahaba lang yung border mo. Nagkakaroon siya ng responsive display. So, nakadepende yung 100% sa kung gaano to kahaba or kaikli yung browser window mo. So, ibalik natin sa neutral or sa dati. Sabihin natin na 500 pixel ito. 500 pixel. At isave natin. Ngayon, irarun natin to, iti-test natin. So, umikli na yung border natin. At kapag ka, pinaikli rin natin yung browser window natin, mapapansin nyo na nagkaroon ng scroll bar dito para makita yung ending ng border natin. Bakit nagkaroon ito ng ganito? Kasi ang pixel ay fixed ito. Hindi ito nagkakaroon ng responsiveness sa browser natin. Or sa window ng browser natin. So, balik natin ito. May isa pang method para magkaroon ka ng width at ito yung unit na M. So, 500M ay masyado na mataas. So, gagawin lang natin itong 50M. So, save natin. Run. At mapapansin nyo na yung 50M ay ito lang. Ganito lang siya. So, dahil na website yung ginagamit natin, or graphics, so graphics, kailangan na gamitin natin ay pixel. Or madalas na gamitin natin dapat ay pixel. So, 50 pixel ay masyadong mababa or maikli. So, nakita nyo na nag-warp yung text natin. So, pagagandahin natin, gawin natin 500 pixel para umaba. Ayan, 500 pixel. So, mayroon na kayong idea ngayon. Ano naman ang height? Height. So, kung 500 pixel, gawin natin ding 500 pixel ang height natin. So, ganun na siya. Nagkaroon ngayon ng scroll bar dito. Kasi, 500 pixel din yung height natin. Paano kapag ginamit natin ang 100% as height natin? Responsiveness pa rin kaya? Oo, responsiveness pa rin. Although meron kayong nakikita dito na scroll bar, normal lang yan. Pero, kapag pinahaba natin or pinaikli natin ito, mapapansin nyo kung gaano kaikli yung height ng browser window natin, ganun din lang kaikli yung height ng border natin. So, kapag pinahaba pa natin ito, ayan, mapapansin nyo, nag-responsiveness lang siya. Nag-respond lang siya sa kung gaano kahaba or yung sukat, yung measurement ng windows natin. So, ganun yung percent na unit. Kapag pinalitan natin to ng pixel, automatic, kahit gano'n natin ito paikliin, ganun pa rin, 100 pixel pa rin yung height nito at hindi na magbabago pa kasi dito responsive yung unit ng pixel. So, hanggang dito lang muna guys tayo sa my width and height. Hopefully or hoping na may natutunan kayo dito sa tutorial ko. So,
So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe ka na para marami ka pa matutunan sa pagdesenyo ng website natin.